Pinagsusuot ulit ng face mask ang mga residente sa Singapore dahil sa pagtaas ng mga kaso ng COVID-19. Mula sa mahigit 13,000, pumalo na sa halos 26,000 ang mga tinamaan ng virus sa naturang bansa. Ayon sa Health Ministry ng Singapore, wala silang nakikitang variant na dahilan ng pagsipa ng mga kaso. Posibleng humina lang daw ang immunity ng mga tao roon laban sa COVID-19. Pero ayon sa surveillance ng World Health Organization o WHO, apat na variants ang responsable sa pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa ibang bansa. Kabilang ang JN.1.7, JN.1.18, KP.2 at KP.3. Lahat ng ito itinuturing na variants of interest. Para pag-usapan ito, magkakasama natin ang infectious disease expert, Dr. Ron Jean Solante. Magandang tanghali po sa inyo, Doc. Hi, good afternoon, Sherry. Good afternoon also to our viewers. Salamat po sa oras, Doc. Mga bagong variants po ba itong tinukoy na apat na variants of interests na responsable po sa pagtaas ng COVID-19 cases? Yes, Cheryl, no, most likely, no, kasi dito sa data ng WHO, kasi ngayon ang pinaka source natin ng information is the WHO data surveillance, no. And in some countries na medyo gumagawa pa rin ng magandang surveillance in terms of testing, no, kasi importante dito, may magpa-test, may mag-positive, tapos iti-test kung anong variants, no. So ito yung apat na nakita nila na 30% among those na nagpa-positive, especially sa US, sa Europe, including some areas sa Asia, no, like China, are most of these are with this type of variants na kinoconsider as variants of interest. Pero tayo po dito sa Pilipinas, wala pa po tayong naitatalang kahit na ano dito po sa ito pong nabanggit natin na apat na variants. Wala pang ni-release ang Department of Health, pero most likely meron na tayong mga ganitong data. Kaya lang we need to wait for the official result dahil meron naman pa rin tayong mga pasyente nagpa-positive at nai-report doon sa Department of Health surveillance. No? So isa yan sa mga inaabangan natin. But we should not be surprised, Cheryl, no? Because alam naman natin na itong COVID, hindi naman talaga ito matatapos because of the mutations. And every now and then, talagang merong mga ganitong uptick of cases na lumalabas. May mga na-hospitalize, may mga hindi na-hospital, but more or less symptoms of respiratory tract infections. Kaya talagang hindi ito nawawala sa at this point in time. Dapat po ba tayong maalarma, Dr. Solante, lalo't malapit lamang po ang Pilipinas sa Singapore? Pwede bang maging ganun din ang sitwasyon natin dito sa Pilipinas? Yes, pwedeng maging ganun din, no? Kasi unang-una, Cheryl, no, yung mga bakuna natin na natatanggap 1 year or 2 years ago, wala nang visa yon sa mga bagong variants of interest, no? Pangalawa, yung population immunity natin talagang gumababa na. So any type of variants ng COVID, pwede tayong magiging susceptible. And ang nakaka-alarma lang dito, hindi naman siguro ganun kataas ang kaso ma-experience natin. Ano ko lang dito, ang high risk pa rin, Cheryl, yung mga vulnerable population. Kasi ito yung mga nakikita namin dito sa mga hospital, kagaya dito sa San Lazaro Hospital, may mga COVID cases pa rin tayo, yung mga matatanda, may mga problema sa bato, no? Yung mga chronic renal, at saka yung mga immunocompromised. Talagang they are the ones highly vulnerable, yung mga na makakuha ng mga pwedeng severe at pwedeng ma-admit sa hospital. Marirekomendan niyo po ba na dapat regular na tayong magpabakuna kontra COVID-19 tulad po ng parang flu vaccine? Well, ang problema, Cheryl, wala tayong bakuna, no? In fact, walang nag-apply pa ngayon sa mga COVID vaccines na ginagamit sa ibang bansa. Siguro nakikita din nila na yung uptake ng bakuna bumababa na, no? So ibig sabihin wala nang magpapabakuna. But I think ang for me, no, napaka-importante pa rin na sa mga priority population kagaya ng 60 years old and above, yung may mga comorbidities at saka immunocompromised, kasama pa rin dyan sa usapan na meron mga regular bakuna, kasama dyan ang COVID aside from pneumococcal or influenza vaccine. But if we don't have the vaccine, paano po yung mga gustong magpabakuna? Kaya nga, Cheryl, ang ano dito, because
nung natanggal na yung pandemic na alert sa Pilipinas, talagang wala na tayong mga ganung klaseng programa, no? So it's up to the population now na how to protect themselves. So kung wala tayong bakuna, siguro ingat na lang, no? Especially wearing a face mask doon sa mga high risk areas kagaya ng mga malls, no? Kagaya ng mga gatherings. Ang protektahan natin yung mga vulnerable population, kasi ang mga bata naman, they can always have COVID but they can survive, and most of the time talagang malampasan nila yung hindi sila nagsisevere. Pero ang nagsisevere dito, yung mga may edad at saka may mga comorbidities. Okay, when you say po severe, sa sitwasyon po ngayon, kagaya po dyan sa San Lazaro, gaano po ka-severe pa yung na-experience po ng isang taong may COVID na bakunado naman? Yes, Cheryl, ang kadalasan sa kanila, yun pa rin, no? Ubo na pabalik-balik, tapos dumating ang araw na nahirapan na silang huminga, no? Tapos pagdating dito sa ospital, mababa na yung oxygen saturation nila. And ang maganda lang ngayon, meron pa tayong mga gamot, kagaya ng remdesivir, no? Mga molnupiravir. Malaking bagay ito na sa mga ospital, ang advice natin, dapat maging ready pa rin tayo sa mga gamot, sa mga beds, no? Kasi anytime kung tumaas ang kaso, at least meron na tayong paglalagyan at meron tayong maibibigay sa mga pasyente. Ngayon po, marami pag nagkaka-flu or nagkaka-ubo, nagkakasipon, iniisip lang nga nila, normal flu, hindi na po iniisip ang COVID-19. Do you suggest that we still do swab test kahit po yung baka meron pa po sa bahay na mag-swab test just to make sure na hindi lang ito simpleng ubot-sipon? At kasi COVID-19, makakahawa ka. Yes, tama ka dyan, Cheryl, no? Especially sa mga... may mga kasamahan sa bahay na may mga matatanda, no? Mga immunocompromised. Kung meron mga sintomas yung mga kasamahan nila, then most likely, mas maganda pa rin magpa-COVID test. Dahil ang natatamaan talaga dito na magiging symptomatic itong mga matatanda at mga vulnerable population. Pero kung wala naman ganitong mga population sa bahay, puro mga bata, I don't think may value ang testing kasi wala ka namang kailangan gawin din, no? Just have to rest. And of course, pag nalaman mo na meron kang positive pala, magpa-face mask ka para hindi ma-expose yung mga vulnerable population. Mm-hmm. Sinabi po ng Department of Health na nananatiling low risk naman po sa COVID-19 ang Pilipinas. Pero again, Doc, lalo na kaganyan sa Singapore, napakadaling, sabi nyo nga, hindi imposibleng maging ganito rin ang sitwasyon natin. Muli, paalala po sa ating mga kapatid. Yes, no, napaka-importante pa rin, no, yung self-protection na yung... na aral natin before with COVID na ang vulnerable population, ang pinaka-high risk, so sila din yung protektahan natin. Kung may mga sintomas sa bahay na mga ubo, sipon, mag-face mask para hindi ma-expose ng vulnerable population. At doon naman sa mga vulnerable population, may mga ubo, lagnat, magpatingin ka agad sa doktor para masuri at ma-determine kung kailangan gamutin o hindi kailangan gamutin. Marami pong salamat sa inyong oras, infectious disease expert Dr. Ron Jean Solante.